alam mo yung the way ng pananalita niya, paggalaw niya, question niya na mahirap sila, na hindi conventional yung family, wala siyang father, di kubets. What is up, you guys? Welcome back to my channel. It's me again, Lois Anne, back at it again with another video. And kung bago ka pa lang sa channel ko, show some love by clicking the subscribe button and the bell button beside it para lagi kang notified every time na mag-upload ako ng bagong video. So, bagong araw, panibagong trending topic na naman ang ating pag-uusapan. In today's video, syempre, panibagong trending topic na naman ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi yung isa sa pinaka nag-trending talaga sa YouTube at sa Facebook. Walang iba kundi si Herlene Nicole Budol, also known as HIPON GIRL or si Shrimpura. So, sobrang nakaka-good vibes siya and gusto ko lang kayo bigyan ng good vibes na video. Kasi nung mga panahon na nagkasakit ako, siya lang yung lagi kong pinapanood. As in, lahat ng videos niya sa YouTube, pinanood ko na live niya. And we'll be talking about kung sino ba talaga siya, more than just a WOWOWIN contestant. Sino ba talaga si Herlene Nicole Budol? Pag-uusapan natin yan in today's video. So if you're ready, then please keep on watching. By the way, gusto ko rin pala kayong pasalamatan dahil 1.6k na tayo, guys. Thank you so much. 1,600. Hopefully, by the end of the year, mag 2,000 tayo. Ako, I'm not really after the number. Pero nakaka-happy sa puso yung nakikita ko na may nag-subscribe. And alam mo yun, may sumusuporta. So, yun. Thank you po. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click ang bell button para lagi kayong notify every time mag-upload ako ng video. Okay, so start na tayo. Pag-usapan na natin tong si Herlene Nicole Budol. Una talaga siyang lumabas. Contestant lang siya sa Wheel of Fortune. Segment yun sa WOWOWIN. So, parang napanalo siya dun sa swimsuit bikini open. Nanalo siya as a contestant. And then, syempre dun sa segment kasi na yun, parang ini-interview ni Willie, yung about sa family, random questions lang about dun sa mga contestant. And it so happened na yung the way magsalita ni Herlene, the way niyang sagutin yung mga tanong, sobrang aliw, like sobrang legit, sobrang natural lang. Kaya, she was able to win the hearts of netizen. As in, sobra talagang andaming naging views sa YouTube, sa Facebook, and me myself talagang ako naaliw naman ako dun sa pa-interview ni Willie sa kanya. And then after that, since yun nga, nag-trending na siya and talagang dumadami na yung views dun sa YouTube and also sa Facebook, pinabalik siya ni Willie and she became a regular co-host na ni Willie. So, kung hindi nyo alam, meron tatlong co-host si Willie Revillame and napasama siya dun. So, apat na. So, more than just an internet sensation, sino nga ba talaga tong si Herlene Nicole Budol? I mean, ano, sino ba siya? Ano bang ginagawa niya ng mga pinagkakaabalahan niya? So, ito. I did a little bit research about her because I really like her personality in general. So, ito yung na-discover sa kanya. First, estudyante pa lang pala siya. I mean, ang tangkad niya kasi. Ang tangkad niya talaga. Akala ko nga nag-work na siya, working na siya, ganun. So, estudyante pa lang siya. And lagi siyang sumasali sa mga pageant, fashion show. Tapos yung perang napapalanunan niya or nanggagaling dun sa mga racket niya is yun yung pinasusuporan niya sa pag-aaral niya. Kasi if you don't know, hindi siya lumaki sa isang conventional na family. Yung may tatay, may nanay, tapos siya yung anak. Hindi ganun eh. Iba yung parang kanalakihan niya, ibang setup. So, if I'm not mistaken, sa lola niya yung nag-aalaga sa kanya and meron siyang nanay-nanayan. So, hindi siya yung typical na estudyante na, alam mo, hihingi ng pera sa magulang, bibigyan ng magulang pag may kailangan. She has to earn all of it. Kung may kailangan siya, kailangan niyang paghirapan. Kung mayroon siyang kailangan bilhin, kailangan niya yung paghirapan kasi hindi naman sila mayaman. So, yun. Second fact na nalaman ko about her is that she used to work at the front desk of the mayor's office in Angono, Rizal. So, galing, doon nga pala siya. Doon siya galing sa Angono, Rizal. And she used to work at the mayor's office. Kaya nga, kung mapapansin nyo, tuwing nag-host siya sa Wheel of Fortune, lagi niya pinasasalamatan yung mga taga-munisipyo, lagi siyang sinusundo, tsaka hatid, binibilan siya ng sapatos, kasi nagtrabaho nga siya dun sa mayor's office, and sobrang naging pamilya na sila dun. So, yun, tingnan nyo, more than just a pretty face, more than just, ano mo yun, sexy body, meron talaga siyang passion sa buhay, kaya nag-strive siya for success. Makikita mo naman kasi, lahat talaga, papasukin niya, as long as
makapagtapos siya. So, yan. Next naman is, naging model din siya. And, I think freelance model itong si Herlene. And also, naging muse siya ng Angono Rizal. Bunga, diba? Oh, sinong magsasabing hipon? Bakit yung sinasabing hipon ang ganda-ganda niya? Naging muse siya. Ako nga, yung huling naging muse ako nung siguro grade 3. Tapos after nun, di na nasundan. Very gorgeous body. Like, yung proportion kasi ng katawan niya, long-legged siya, may boobs siya, may butt siya, tapos ang liit ng bewang niya. Alam mo yun, pag tinitingnan ko talaga siya, sobrang perfect ng body niya. Pang-model nga talaga. Kaya siguro, proud na proud siya. And I guess, kung mukha lang din naman ng labanan, maganda siya. I mean, kung hindi niya nga sinabi na hipon yung tawag sa kanya, hindi ko maiisip na ganun siya. Kasi I've seen like worse. Like yung talagang hipon kung tawagin. Yung talagang tsaka ng face lock, girl. Tsaka kung hipon siya, ano ko? Lechon? Sabaga, lechon kain lahat. Diba? Anyway, hindi talaga promise, seriously. Hindi ko talaga nakita na ano siya, na hipon siya. Kasi maganda yung face niya, ma'am. May ilalaban tayo dyan sa face niya. Hindi naman talaga siya sobrang pang. As in, hindi siya talaga pangit, maganda siya. I think, kung titignan mo talaga yung face niya, kapag naayos yung teeth niya, as in kapag siguro mga 5 more years dun sa brace niya, gaganda yun. Iba nagagawa ng brace, guys. So, alam nyo na, diba? So, ngayon, madako naman tayo dun sa mga reasons kung bakit gustong-gusto siya ng mga tao. Bakit sobrang kada mag, alam mo yun, kada any video na nandun siya is talagang, ano, patok sa mga tao. Bakit nga ba? Yung first reason, okay, na based dun sa mga comments ng mga tao, is sobrang natural niya. As in, sobrang natural, walang halong chemical. As in, ano, alam mo yung the way ng pananalita niya, paggalaw niya, wala ka talagang makikita na pinipilit. Kasi may mga tao kasi talaga na trying hard, pero yung kanya, alam mo na ganun talaga siya, kahit wala siya sa camera. As in, ganun na siya, normal na sa kanya yun. So, hindi siya pretentious kagaya ng mga ibang tao na malalaman mo na magpabibo na o eh na, hindi siya ganon. And, ang masabi ko sa kanya, what you see is what you get. Kung anong sinabi niya, yun siya. Kung anong ginagawa niya, kung ano yung mga sagot niya, yun, totoo talaga yun. Hindi siya nag-iimbento lang ng mga kwento-kwento. And, yung mga punchline niya, talagang pasok na pasok, parang hindi pinipilit. So, yun, supernatural niya. Hindi kasi kagaya siya ng mga ibang na host na pabebe, na alam mo yun, ay, pabebe, na maarte, ganun, hindi siya ganun. Kaya lang yung sinasabi, squammy. And if I'm not mistaken, squammy, squatter sa ata yun. Pero, hindi siya in a negative way. Tawang-tawa ako nang sinabi niya yun kasi, basta nakakatawa, hindi ko rin ma-explain, pero nakakatawa. Hindi siya squammy in a way na, ano, alam mo yun, wala nang kaklas-klas. Ang angas pa rin niya. Alam mo yun, maangas pa rin yung dating niya. Ilang beses na tumatasik yung laway ko. Kamusta naman? And second na pinaka nagustuhan ng netizen sa kanya is yung pagiging bubbly niya and pagiging chill lang. Alam mo yun. Meron siyang personality na talagang nakikita mo pa lang siya, matatawa ka na. Kaya nga sinasabi niya, ano ba yan? Lahat na lang sinasabi ko, pinagtatawanan niyo. Kasi lahat na lang ng banat niya, kahit minsan hindi na nakakatawa, nakakatawa pa rin. Umiiyak siya, nag-e-express siya ng emotion niya, na nag-thank you siya, na sobrang emotional niya. Pero yung mga tao, natatawa pa din sa kanya. Like, ganun siya. Kumbaga yung charisma niya, yun. Malakas ang charisma niya sa mga tao. And aside from that, yung sense of humor niya, okay na okay kasi lahat nakaka-relate. Matanda, bata, alam mo, natatawa ka talaga sa kanya. So, yun. Okay guys, so yung next kung bakit talaga siya gusto ng mga tao is she doesn't hide her imperfections but she make it into her strength. Like, hindi siya yung tipo na, ay, hindi siya insecure, yun. Hindi siya insecure. Alam niya na, alam mo yun, parang kiniklaim niya na, eh, ito yung kahinaan ko eh, bakit ako mahihiya para dito. Tapos, ginawa niya pang strength. And, like, imbes na yung mga tao yung magsabi sa kanya na, ganun na, ang pangit mo naman, ganyan. Siya na yung nagsabi, inunahan niya na si Willie na, hipon nga tawag nila sa akin eh. Alam mo yun? She fully accept who she is, and at the same time, she embraced it. Kaya nung lalo niyang mas in-embrace, lalong nakita ng mga tao kung gano'n siya katotoo, and lalo siyang minahal. Okay, Harley, please, huwag kang maging mayabang and all, kasi I'm rooting for you, girl. Ganun. And hindi lang, it's not just about her appearance, also, dun sa family niya, diba? Yan nga yung sitwasyon niya na mahirap sila, na hindi conventional yung family niya, wala siyang father, ganun. Wala, alam mo yun, hindi siya lumaki sa traditional family. Pero, hindi niya yon nakita as, alam mo yun, talagang hindrance sa buhay.
instead, mas naging motivation niya pa yon para magsikap. Lagi niyang sinasabi may pangarap siya, gusto niyang mabigyan ng magandang buhay yung lola niya. I mean, kasi may mga, ano sa kabataan ngayon, ang pag nahirapan ng konti, ayaw na. Ayaw ko na, ganyan, mahirapan lang ng konti, ayaw na. Pero siya, yung mga ganong bagay, hindi niya yung tinitingnan as balakid eh. Parang more na nag-strive siya. Kaya nga, lagi ko sinasabi, itong si Shempura, lagi siyang pinagtatawanan. Pero, alam mo, lagi siyang pinagtatawa ng mga tao, lagi siyang kasi nakakatawa siya. Pero, nakikita ko sa kanya, mas gusto ko sa yung mga ganong tao, yung madiscarte sa buhay. Yung, hindi porket, oh, ayan, wala, mahirap kami, hindi na ako mag-aaral. Alam mo, mas gusto ko yung mga taong marunong dumiskarte sa buhay and gamitin kung ano yung meron. Meron sila. Ayun nga, so, mas gusto ko kasi yung mga tipo ng ganong tao, yung madiskarte sa buhay, yung hindi porket, may alam mo yung porket sige mahirap kami hindi na ako mag-aaral. Mas gusto ko yung mga marunong dumiskarte kaysa sa mga ganong klaseng tao yung bumibitiw agad. And si Herlene, nakikita ko na malayo mararating niya kasi alam niya yung mga gusto niyang maabot sa buhay, alam niya yung mga pangarap niya and gusto gagawin niya talaga lahat para maabot yun. And down to the last reason kung bakit sobrang gustong-gusto siya ng mga netizen is yung pagiging grateful at humble palagi nitong si Shrimpura or si Hipon Girl. Lagi siya nagpapasalamat dun sa munisipyo. Tuwi na lang na katanungan siya ng Willie kung ano sasabihin niya, lagi siya nagpapasalamat. As in, talagang napaka-grateful niyang tao kay Willie. Hindi siya nakakalimot ganun. Sobra yung pasasalamat niya palagi. And at the same time, hindi siya nagmamayabang. Diba yung iba kasi nabigyan lang ng role, nabigyan lang ng posisyon, ng yabang-yabang na. Hindi siya ganun. As in, ang dami nagsasabi dun sa Angon na Rizal na sobrang approachable daw niya. Hindi daw siya masungit. Tsaka, kahit na yung nagkaroon ata nung parang meet and greet dun sa kanila, super duper nice daw talaga nito ni Hipon Girl. Akala ko nga rin nung una, medyo mataray siya ganun. Kasi maganda siya eh. Tsaka matangkad siya. At tsaka, basta yung aura niya kasi parang mataray. Pero sabi nung mga taga nandun, hindi daw talaga, sobrang approachable daw. Until now, kapag nag-upload yung WOWOWIN na siya yung nasa thumbnail, talaga nag-click ako agad kasi gusto kong malaman yung mga updates sa kanya. Eto, okay, yung last na nai-issue sa kanya, since ginawa na nga siyang regular co-host ng WOWOWIN, is sinasabi naman ng mga netizen na parang ito yung issue na nadidikit sa kanya ngayon is kino-compare siya dun sa tatlong co-host. So kung hindi nyo alam, may tatlong co-host na talaga na nandun bago pa dumating si Herlene. So yun yung sila Sugar, si Sugar Mercado, siguro naman kilala niyo na si Sugar kasi matagal na rin siya sa para I think WOWOWIN pa ata or Will Time, Big Time, nandun ata si Sugar. Si Sugar Mercado, si Elaine Timbol. Itong Elaine Timbol, hindi ko to kilala talaga. As in, hindi ko alam kung saan siya galing. Tatlo lang naman sila, makikita niyo siya doon. Let me know kung saan ba talaga siya galing kasi hindi ko siya kilala. Tapos yung last is si Almira Teng. Ito kilala ko si Almira Teng kasi siya yung kapatid ni na Jeric and Jeron Teng. Right? Kasi kapaging crush ko yun dati. So, kaya ang pretty niya, ito, pinaka-pretty talaga si Almira Teng dun sa tatlo. Siya yung may pinaka-magandang face. Like, para siyang Chinese. Ganun yung mukha niya. And siya yung pinaka-klase sa kanila. Yan, medyo bet ko pa yung si Almira. Pero si Elaine, hindi ko bet. Si Sugar naman kasi, parang hindi naman ganoon yung personality niya noon. Parang ngayon medyo naging shy type siya na medyo timid na hindi na masyadong ma-comment. Dati kasi talaga lively yon. Pero syempre, among those four talaga na co-host ni Willie, doon pa rin ako kay Herlene. Pero yun nga, sinasabi nila na ang issue is yung tatlo daw parang katumbas lang ni Herlene. Parang wala daw buhay, ang patay daw ng show pag yung tatlo lang. Well, anyway, halfly, it's kinda true. Kung mapapansin nyo, si Herlene talaga yung nag-up ng game ng WOWOWIN. Hindi naman ako nanonood ng mga videos nila sa YouTube dati. Pero ngayon, diba, as in, nagkaroon talaga ng traffic dun sa channel nung si Shrimpura na. And over, I think, 15 million na yung views niya sa Facebook and running na rin sa YouTube. Di ko lang sure, di ako updated sa YouTube, pero sa Facebook, over 15 million na. So, imagine, 15 million, right? Talagang as in instant naging viral talaga yung video na yun ni Shrimpura. Kaya naman, it was a success for her and sana magtuloy-tuloy kasi yun lang naman yung aking mga masasabi about kay Shrimpura. And ako talaga, I'm a fan. Okay, I like her. Kaya,
pasok na pasok siya sa akin. So anyway, that's gonna be it for today. Yun lang naman na ating trending issue or ating trending topic for today. Or so, let me know down in the comment section kung anong tingin nyo. Masasabi nyo ka-shrimpura. Tama lang ba talagang tawagin siyang hipon? Ako para sa akin hindi kasi ang ganda-ganda niya. And mas okay pang tawagin akong hipon kaso nga hindi ako matatawag na hipon kasi ang taba ko. So doon na lang tayo ulit sa leksyon. Thank you so much guys sa panonood sa aking video about kay Herlene Nicole Budol. And sana yung nag-enjoy kayo. Don't forget to comment ano pang mga trending issue or topic ang gusto nyong pag-usapan kasama ko. And sana ay manood pa kayo ulit na aking video. And don't forget to hit the subscribe button and the bell button beside it so you'll be reminded and notified every time mag-upload ako ng panibagong video. My name again is Lois Anne. I hope to see you again in my next video. Bye!